good morning. Today, isi-share ko sa inyo kung paano pagluluto ng Bicol Express, yung version ko po. Masarap po ang ginataan ngayon, kaya itatry po natin ngayon ang Bicol Express. Mga ilangan tayo ng 1 kilo na pork, hiniwa po yan na maliliit, isang malaking niyog, sibuyas na hiniwa na maliliit, bawang, tatlong cloves po yan, hiniwa na maliliit, siling haba, tatlong peraso, at hihiwain din natin na maliliit, at ang siling labuyo, anim na peraso po yan. Hihiwain din yan na maliliit, at mga ilangan tayo ng kunting asin, babawas tayo dyan, oil, mantika, at saka kunti lang pong paminta. Okay. Nagisa na po natin ang bawang at sibuyas. Sunod natin ngayon ang karne, na inasinan ko na rin po para may lasa na siya. Yung tamang dami lang. Ayan po natin masangkot sa ang karneng baboy. At yun ang nagpapalasa sa ating Bicol Express. Lagyan na po natin ang durog na paminta. Kunti lang po. Kunti paminta. Haluin lang. Kayaan po natin lumambot. Takpan muna natin. Para lumabas po ang sarap ng karne, ito po ay kailangan isasangkot po natin malamiti. Ayan. Hayaan natin siyang magmamantika. Ayan. Gigisay natin mabuti. Patuloy po natin sinasangkot siya ang karne. Ayan, kung napapansin nyo, pumakatas na po yung pinaka-oil, yung natural na mantika ng karne. Yan po ang nagpapasarap sa ating Bicol Express. Hayaan natin siyang makati ng gusto yung pinaka-water substance niya. At medyo tutostahin pa natin yan mamaya. At habang pinapalambot ko pa rin siya, ay pre-prepare ko na ang unang katas ng nyog. Ito po, ang unang katas na nyog, itong green na lalagyan, at saka yung pangalawang katas. Bali, 3 cups po, yung ganito kalaki ang ginamit ko. Ayan. Kung mapapansin nyo, natuyo na yung ating water substance ng karne. At ngayon ay namamantika na. Ito na yung proper time para ilagay na natin yung pangalawang gata. Ito yung pangalawang katas na tatlong kasa. Ayan. Kayaan natin siyang mapalambot pa sa pamamagitan ng dalawang itong pangalawang katas. Ayan. Kintas ko na po yung ating nyog na malaki. Hintayin natin siyang lumambot pa. Sakpan na po muna natin ulit. At this point, nalagyan ko lang po ng magic sarap. Optional ito. At kasunod po niyan, nalagay ko na ang ating mga sili, yung haba, at saka yung labuyo. Yan. Inuulit ko, kung mahilig kayo sa maanghang, pwede nyo pang dagdagan ng inyong sili, yung labuyo. Anim po itong inilagay ko dito at tatlong siling haba. Okay. Hintayin natin maglasa ang labuyo. At isusunod na natin finally yung pinakaunang katas, yung kakanggata. At ito na yung final stage natin, ang paglalagay ng kakanggata, yung first katas po ng nyog natin. Ayan, hayaan po natin siyang, ayan, magiging creamy natin yan. Ayan. Okay. Kunti pang kulo ang gawin natin. Wow, so creamy po talaga. Ang dapat po ng pinaka sabaw niya, which is yan ang gusto ko pang palabasin. Okay. Anytime, pwede na natin hanguin. Tama na rin yung alat. Hindi na pa ako nagdagdag ng asin kasi sinabay ko po yun dun sa karne. Hindi na po ako nagdagdag pa ng timpla. At yun lang po yung isang magic sarap. Done na po tayo sa ating luto. Intayin niyo po at i-plating ko na lang. At ito na po ngayon ang aking finished product ng version ko ng Bicol Express. So, yummy! Kainan na tayo! Magata po siya. Tignan nyo ang sabaw. Oh, tamang-tama lang po yung gusto kong palabas yun na dami ng sabaw at yung sili. Ayan. Okay, nasa inyo na po yan kung gusto nyo na maanghang. Kainan na tayo!